Dahil kay Frederick ay mapapadali ang operasyon ng nanay niya at katulad nga ng sinabi nito, ay ito ang magsasagawa nun. Nakakahiyaman dahil sa kabila ng tulong nito, ay nagawa niyang wasakin ang puso ni Frederick ay wala naman siyang ibang pagpipilian. Baka kasi hindi lang bugbog ang sunod na mata mo nito sa mga tauhan ni Franco. Tama, malakas ang hinala niyang mga tauhan ni Franco ang nanakit dito at hindi niya inaasahan na magagawa ni Franco ang bagay na yun. Sa bagay, ano ang nakapagtataka? Wala naman itong puso. Hinawakan niya ang kamay ng nanay niya habang tulak ito ng sakay na stretcher. Ngayon ang operasyon ng nanay niya. Huminto sila kasama ang dalawang nurse na nagtutulak sa nanay niya. Lumapit ang doktor sa kanila habang balisa ang mukha. The operation was cancelled, Miss Conrado. Imporma ng may katandaan na doktor. Anong ibig mong sabihin, Doc? Puno ng kalituhan niyang tanong. Hinanap ng mga mata niya si Frederick pero hindi niya ito nakita. Doc, Frederick had an accident. He won't be able to operate your mother because of the injury he got. We need to reschedule the surgery. Naghahalo ang nararamdaman niya. Nag-aalala siya kay Frederick. Pero nag-aalala din siya sa kalagayan ngayon ng nanay niya. Doc, baka pwede pong ibang doktor na lang ang magsagawa ng operasyon ni nanay. Pakikiusap niya. I'm sorry pero hindi pa bayad ang surgery ng nanay mo. We need to wait until na magising si Doc Frederick to let him pay before the operation proceeds. Nanlalalim ang ilalim ng kanyang mga mata. Mula nang dalhin sa ospital ang nanay niya ay halos wala pa siyang tulog. Kagagaling lang niya sa bahay ng magulang ni Frederick para humingi ng tulong. Balak niyang kapalan ang kanyang mukha para mailigtas ang nanay niya. Kilala niya ang magulang ni Frederick. Sigurado siya na hindi siya tatanggihan ng mga ito. Pero wala ang mga ito. Ayon sa kasambahay ay nagmadaling umalis ng bansa ang mag-asawa kasama si Frederick. Naihilamos niya ang kamay sa mukha at saka ilang beses na bumuga ng hangin. Pagod at antok ang nararamdaman niya ngayon. Pero kailangan niyang labanan yun. Natigilan siya ng may maalala. May isa pa palang tao na kaya siyang tulungan. Hindi siya nagpalit ng damit. Pagkarating ni Andy ay agad na umalis siya para puntahan ng lalaking ayaw niya sanang makita pa. Pero ano bang magagawa niya? Kung kinakailangan na lunukin niya ang pride niya ay gagawin niya. Kung kinakailangan na lumuhod siya sa harap nito ay gagawin niya. Pagdating niya sa harap ng mansyon ay pumikit muna siya. Naaalala niya ang lahat ng nangyari noon. Lahat ng masasakit na ginawa ni Franco sa kanya ay biglang rumagasa sa isip niya. Natila ba kahapon lang nangyari ang lahat. Nangilid ang luha niya. Wala siyang pagpipilian para ito sa nanay niya. Hindi niya inaasahan na si Franco mismo ang magbubukas ng main door para sa kanya. Ang inaasahan niya kasi ay si Miss Norma. Hinayaan niya si Franco na hawakan siya sa siko para alalayan papasok. May kailangan siya rito kaya kailangan niyang magpakabait. What brought you here, babe? Yumapos ang binata sa likuran niya, tinamoy ang batok niya. Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan na walang alam dahil alam mo ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi siya ganun katanga. Alam niya na palaging may nakasubaybay sa kanya ng mga tauhan ito. Franco chuckled like he's enjoying what she said. All right, babe. Don't worry. Hinalikan ito ang puno ng tenga niya. Ako na ang bahala sa lahat. Tumingala siya para pigilin ng luha. Masaya ka ba? Basag ang boses na tanong niya. Masaya ka bang nakikita na nagdurusa ang pamilya namin? Masaya ka ba dahil narito ako sa harap mo at nagmamakaawa? Siya naman itong sinaktan at dinurog ng husto. Pero bakit siya ang nahihirapan? Sinalo ba niya ang parusa na para sa ama niya? Franco cupped her face and he looked in her eyes. Is that what you think? Pain is visible in his face. Oo, dahil masama kang tao. Wala kang puso, Franco. Wala ka nun. Direktang sabi niya. Wala siyang pakialam kung masaktan man ito. Dahil yun naman ang totoo. Saka imposibleng masaktan ito. I know. Binitawan ni Franco ang mukha niya at tinalikuran siya. Hindi kita masisisi. Alam kong nasaktan kita. Cut the bullshit, Franco. Tutulungan mo ba ako o hindi? Saka ano ang gusto mong kapalit? Uunahan na kita. Hindi ako papayag na maikasal tayo. Pero gusto kong pakasalan mo ko bilang kapalit. Humarap si Franco sa kanya. Natigilan siya. Namumula kasi ang mata nito. Teka, umiyak ba ito? Gusto niyang matawa sa naisip. Si Franco, iiyak? Imposible. Kung ano-ano na naman itong iniisip niya.
Kung hindi mo ako tutulungan, hihingi na lang ako ng tulong sa iba. Kung kinakailangan na ibenta ko ang kaluluwa ko o katawan sa iba ay gagawin ko. Franco rushed to her and grabbed her jaw while gritting his teeth. Don't you dare let any man touch you, Anita. I swear, I'm gonna kill you. Hindi niya magawang umatras nang dumiin ang hawak nito sa panga niya. Ang kanina na malungkot na emosyon nito sa mata ay wala na. Nag-aapoy na ang mata nito sa galit. Pilit na nilabanan niyang namumuong takot sa dibdib at tumingin dito ng buong tapang na para bang wala siyang kinatatakutan. Katawan ko to, Franco. My body, my rules. Ngayon kung ipipilit mo ang kasal na yan, mabuti pang umalis na lang ako. Sorry, Nay, pero hindi ko kayang maikasal sa demonyong to. Aniya sa utak niya. Hinaklit ni Franco ang braso niya nang aalis na siya. Where do you think you're going? Nangangalit ang ngipin nito habang ang mata ay nakatingin sa kanya na galit na galit. Hinila niya ang braso niya nang sumakit agad sa diin ng pagkakahawak nito. Aalis na ako at maghahanap ng tutulong sa akin. Ano ba? Galit na pakli niya nang hatakin ni Franco ang blouse niya. Dahilan para malaglag ang mga butones nun. Fuck, Anita! Sa tingin mo ay papayag ako na galawin ka ng iba? Ang bra naman niyang sunod na hinila ni Franco. Dahilan para masira ang lock nun. Kaya naman lumantad ang dibdib niya sa harap nito. Sa akin ka lang at hindi sa iba. Your body, your rules? Well, fuck that. Because your body is mine. Madiin ang hawak ni Franco sa dibdib niya dahil sa pinagsamang gigil at galit. From now on, you will satisfy me in bed. Ako lang at wala ng iba. Dahil akin ka at ako lang ang may karapatan sa'yo. Dahil sex slave na kita. Mabilis na naisagawa ang operation ng nanay niya dahil kay Franco. Sa ngayon ay nagpapagaling na lang ng tuluyan ng nanay niya bago sila umuwi sa kanila. Malalim na napabuntong hininga siya. Alam niya sa ginawa niyang pagpayag sa gusto ni Franco ay magugulo na naman ang buhay niya. At iyon ang hindi niya hahayaan na mangyari. Katawan lang niyang makukuha nito, hindi ang puso niya. Hinding-hindi siya papayag na pumasok ito sa puso niya at saktan siya. Tama na yung minsan na hinayaan niyang saktan siya nito. Napukaw siya ng hawakan ng nanay niya ang kamay niya. Nagising na ito makalipas ang 2 linggo mula nang matapos ang operasyon. Hindi pa man bumabalik ang lakas at pangangatawan nito, ay nakikita naman nila ng kapatid niya na bumubuti na ang lagay nito. Salamat anak. Palagi kang nariyan sa tuwing kailangan ka namin. Lumuluhang sambit nito habang nasa mukha ang labis na pasasalamat. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng anak na tulad mo. Agad na pinahid niya ang luha nang maiyak na siya. Palagi na lang ganito ang nanay niya sa tuwing may nagagawa siya, maliit man o malaking bagay. Nay, lahat po ay gagawin ko para sa inyo. Ngumiti ang may kaputlaan pa na labi nito. Mabuti na lang at nariyan din si Frederick para tulungan tayo. Napakabait talagang bata ng nobyo mo. Hindi siya nakakibo at iniwas na lang ang tingin. Ang alam ng nanay niya ay nagkaayos na sila ni Frederick at ito ang tumulong sa kanya. Oo, nagsinungaling siya. Hindi niya pwedeng sabihin sa nanay niya ang paghingi niya ng tulong kay Franco, lalo na ang kapalit ng tulong nito. Tiyak na magagalit ang nanay niya kapag nalaman nito yun. Madaragdagan lang ang galit ng nanay niya sa binata kapag nagkataon. Hanggang ngayon kasi ay galit pa rin ito sa ginawa noon ni Franco sa kanya. Matuloy na lumipas ang 1 buwan. Bumalik na rin sa dati ang lahat maging ang kanilang lugar. Hindi na sila napaalis. At ang salon niya, ganun din. Siyempre alam niya ang dahilan ng mga yun, si Franco. Pero kailangan niyang tuparin ang deal nilang 2. Iyon ay ang tumira sa mansyon, kasama ito. Anak! Sigurado ka ba na hindi mo isasama si Martha sa seminar sa Cebu? Tanong ng nanay niya habang nag-iimpake siya ng mga gamit na dadalhin niya. Iyon ang pinaalam niya rito. Alam niyang masama ang ginagawa niyang pagsisinungaling, pero kailangan niya itong gawin. Hindi na, Nay. Kaya ko na po ang mag-isa. Saka huwag na kayong mag-alala sa akin. Babalik din naman agad ako. Ang totoo niya ay hindi niya alam kung kailan siya eksaktong babalik. Ang pinaalam lang niya sa nanay niya ay 3 linggo. Amiel, aalis na si ate. Kaya let me go na, baby. Aniya sa anak. Paano ay hindi na ito umalis sa pagkakayakap sa kanyang liig? Nang malaman nito na aalis siya. Ayoko! Gusto ko siya, ma! Mas lalo lang humigpit ang yakap ni Amiel sa liig niya.
Walang magawa ang mga kapatid niya para kunin ito. Kailangan niyang makarating sa terminal ng mga jeep dahil doon siya hihintayin ni Franco. Kundi ay ito mismo ang susundo sa kanya dito sa bahay nila. Na hindi pwedeng mangyari. Sigurado na makikita ito ng nanay niya. Amiel, aalis na si ate kaya bumaba ka na. Sige ka, hindi kita bibilhan ng tsokolate kapag matigas ang ulo mo. Nagtawanan sila nang mabilis na bumitaw si Amiel sa kanya at tumakbo sa nanay niya para yumakap. Napailing na lang siya. Chocolate lang talaga ang katapat ng anak niya. Ate, balik ka agad ah. Huwag katagal sa malayo. Kasi po, mamimiss kita. Napangiti siya sa kalambingan ng anak. Kahit na ate ang pagkakakilala nito sa kanya, ay daig pa niya ang nanay kung tratuhin nito. Kung pwede lang na ilantad niya sa anak ay matagal na niyang ginawa. Pero mabuti na lang at hindi niya ginawa. Dahil kung ginawa niya yun ay baka wala na ito ngayon sa kanya. I love you, Amiel. Mahal na mahal kita. Nakasimangot na ang mukha ni Franco habang nakasandal sa kotse nito. Halata ang pagkainip sa mukha ng binata, habang panay ang tingin sa relo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Franco nang makita siya. Inikutan niya ito ng mata nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Gentleman kunwari ang demonyo. Samantalang kapag silang dalawa lang ay kulang na lang ay lawayan ang buong katawan niya. Shit. Namula ang pisngi niya. Ano ba itong naiisip niya? Are you okay? Napapitlag siya nang hawakan ni Franco ang mukha niya. Nilayo niya ang mukha sa binata at binaling ang tingin sa labas ng bintana para itago ang pamumula. Ayos lang ako. Si Franco ang nagdadrive ngayon at katabi siya nito. Tumingin siya sa kamay ni Franco nang humawak yon sa hita niya. Abat, unti-unting gumagapang ang kamay ng demonyo. Tumikhim siya. Yung kamay mo, nadedemonyo yata. Natawa lang ito sa sinabi niya kaya napairap siya. Anong nakakatawa, ha? Ikaw. Maikling sagot nito. Inis na inalis niya ang kamay nito sa hita niya. Anong ako? Kung pwede lang nasipain ito palabas ng sasakyan ay ginawa na niya. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya. I'm happy now, babe. After so many years ay makakasama na ulit kita. Hindi inaalis ang mata sa daan na sabi ng binata. Hindi siya nagsalita, tumingin lang sa kamay nito na nakahawak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit tila may mainit na humaplos sa puso niya nang dahil sa sinabi nito. Anita, gumising ka nga? Kastigo ng utak niya. Huwag kang maniniwala sa mga sasabihin ng demonyong yan. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay. Bakit ganito? Bakit siya nakaramdam ng tuwa dahil sa sinabi nito? At the same time ay nasasaktan din siya dahil alam niya na hindi naman yun totoo. Siguro hindi ka naniniwala. Bumuntong hininga ito. Pero totoo ang sinabi ko, Anita. I miss you so damn much. Palagi niyang sinasabi at tinatatak sa isip niya na kapag nagkita sila ay hindi na siya iiyak at magpapadala sa mga alaala noon. Pero bakit ngayon ay kusang tumulo ang luha niya? Bakit nagsisimulang kumabog ang dibdib niya na parang katulad lang noon? Pagdating ng mansyon ay kaagad na bumaba siya ng sasakyan. Iniiwasan niya ang tumingin kay Franco. Tanging oo at hindi lang ang mga sinasagot niya sa tuwing kakausapin siya nito. Tumingin siya sa kamay ni Franco nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi na siya tumutol nang kunin nito ang mga dala niya para ipasok. Sandali, tigil niya rito. Bakit diyan mo dadalhin ang gamit ko? Ang daan kasi na tinatahak nito ay paakyat sa itaas. You're staying in my room. Agad na umiling siya. No, Franco. Doon ako sa dating kwarto ko nung kasambahay mo pa lang ako. Kinuha niya sa kamay nito ang maleta niya. Pero hindi ito binitawan ng binata. Don't be stubborn, babe. Sa kwarto ko ikaw matutulog. Ayoko sabi eh. Ano ba ang mahirap intindihin doon? Pinutol din siya nito. Gusto kong katabi ka matulog at gumising nang ikaw ang una kong makikita. Ano din ba ang mahirap intindihin doon? Tila hirap na hirap ang boses na sambit nito. Ilang beses siyang napakurap at napalunok. Tapos heto pa ang dibdib niya. Lumalakas na naman ang kabog. Gising, Anita. Kulang na lang ay sampalin niya ang sarili niya para matauhan. Hindi dapat siya makaramdam ng kilig sa mga sinasabi nito. Demonyo ang kaharap niya at sasaktan lang siya nito. Sigurado na gagawin uli nito ang ginawa sa kanya noon. Pumikit siya at sumagap ng hangin para pakalmahin ang sarili at makapag-isip ng tama. Baka nakakalimutan mo, hindi ako narito para magbakasyon.
narito ako para maging parausan mo. Pagpapaalala niya rito. Natigilan si Franco habang nakatingin sa kanyang mukha na walang bahid ng kahit na anong emosyon. Gagawin ko ang parte ko kagaya ng napagkasunduan. Kaya sana malinaw sa'yo yun. Aniya bago kinuha ang gamit niya. Damn! Sinuklay ni Franco ang kamay sa buhok at puno ng pagkabigo na sinunda ng tingin si Anita. He felt that his heart was being crushed by the way she looked at him. Nangihina na umupo ang binata sa baitang ng hagdan at muling napamura. Tama si Zandro. It's a fault. Kasalanan niya kung bakit galit sa kanya ang babaeng mahal niya. Kasalanan niya ang lahat. Nadagdagan pa dahil sa sinabi niya na gusto niya itong maging sex slave. Kahit ang totoo ay gusto lang niya man niya itong makasama. Pero dahil sa sinabi nito sa kanya, ay nadala siya ng panibugho. Kaya nasabi niyang sex slave niya ito. Kumukulo na ang tiyan niya. Nagugutom na siya pero ayaw naman niyang tumayo at lumabas. She just wanted to stay here in her room and think about this setup they had. Alas 12 na kaya dapat ay kumakain na siya. Suminghot siya nang makaamoy ng masarap na pagkain. Teka, hindi kaya si Miss Norma ang nagluluto? Dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Napanganga siya. Paano ay hindi si Miss Norma ang nagluluto, kundi si Franco? Kinusot niya ang mata dahil baka namamalik mata lang siya. Pero hindi. Si Franco na walang saplot pang itaas at tanging loose pants lang ang suot ay pakanta-kanta pa habang nagluluto. Lumingon si Franco sa kanya na ikinalunok niya. Bakit naman kasi mas mukha pa itong masarap sa niluluto nito? Hinila ni Franco ang isang upuan. Come here babe, let's eat. Agad na iniwas niya ang mata nang hindi sinasadyang mapatingin siya sa abs nito. Anita naman, may abs din naman dati si Frederick pero hindi ka naman natatakam ng ganyan. Ani ng isang bahagi ng utak niya na siyang totoo. Pagkaupo niya ay naghain na si Franco. Kalderetang baka, hindi sunog na itlog at hotdog. Kaya pala mabango. Akmang susubo na siya ng matigilan. Teka lang, kailan pa natutong magluto ang isang to? Eh dati nga ay hirap na hirap itong magluto ng hotdog at itlog. Nagdududa niya itong tiningnan.